Hello guys, kumusta? And today, sa new episode natin kay KMX, ang gagawin natin is yung rear and front brakes. Umpisa na natin yan. So guys, itong rear brake, dito talaga ako merong issue kasi bigla na lang nawawala yung preno sa likod minsan. Ayan. Sira na rin yung rubber boots. Ayan, i-re-refresh natin yan. Itong harapan, wala naman akong issue dito, pero i-re-refresh na rin natin. So, pati na rin itong clutch lever. At disassemble na natin. Okay, tanggalin muna natin yung fluid natin. Tapos itong hose. Bracket. Ayan, mukhang mapapalaban tayo dito sa bleeder. Huwag muna natin pilitin. Ayan, para matanggal yung brake pads, push lang natin itong bracket. Tanggal na agad yung sa loob. Mukhang stock up na rin itong piston natin. Makalawang na siya. Ayan, manipis yung mga nabili kong gloves, lagi nabubutas. So, nawala na yung isa pang packing seal dito sa unahan. Ito na lang yung natira. So, ayan guys, yung harapan naman. Tanggalin lang yung lock ng pin. Rubber boots. Try nating i-pump kung matatanggal natin yung piston ng pinapump lang. Tanggal. May tama yung piston dito, oh. Ngayon, i-disassemble naman natin yung mga brake master natin. Tapos, itong rubber boots. Kinalawang. Wala akong proper na pantanggal sa clip kasi ito baliktad. Dapat yung reverse. Kinalawang. Bumili ako ng repair kit nito, kaya papalitan na natin yan. Dumi. Yun. Ayan guys, natanggal ko na, makalawang siya at meron din siyang threadlock, kaya mahirap siyang tanggalin. Sasakit ulo mo kapag naputol yan. Okay guys, nalinis ko na sila. Ito na yung mga parts. Ayan. So, ito yung mga i-repaint ko. Tapos ito naman yung mga i-replate ko. Ayan. So, umpisa na natin. Oh,
Okay guys, eto na yung mga ni-repaint natin. Eto na rin yung mga ni-replate nating mga hardware. Pati brake hose. Itong spring hindi ko na ni-replate. Mahirap siyang linisan. Tapos guys, andito na rin yung mga bagong parts natin. Repair kit, piston, seals, clutch lever, mga brake pads, front and rear. Ito yung front repair kit natin. Ayan yung part number. So, nabili ko ito ng 980 pesos. Ito naman yung repair kit ng rear, yung part number. So, nabili ko ito sa Shopee ng 600 pesos kasi may voucher ako. Pero, ang rig price is 700. Pang kay LX 150 talaga siya. Tapos, itong mga packing seal. Ayan, packing talaga yan. Packing. Pareho lang yan, harap at likod. Ito yung inner seal, part number. Ito yung nasa outer seal. Ayan, medyo manipis to. Bale, dalawa isang set. 298 isang set. Ayan, harap at likod, same lang yan. Tapos, ito yung bagong piston natin sa rear. Ito yung part number. Ito medyo mahal to, 1,280 pesos. Clutch lever, ayan yung part number niya, 690 pesos. Itong mga brake pads, front and rear, aftermarket brand. Itong piston sa harapan, nakahanap ako galing sa brand yung caliper assembly. Tapos tinanggal lang, kaya may bakas ng seal. At ang orig price nito is same siya ng rear caliper, kaso nakuha ko siya ng 1,000 pesos dahil galing lang siya sa brand yung caliper assembly. Kasi yung buong caliper sa harapan, napakamahal, 3,800. Okay, front caliper muna tayo. Lagay muna natin yung piston. O, lalagay lang natin yan dito sa loob. Una muna tong malaki. Okay. Okay, ngayon itong piston. Balik rubber na din. Itong spring. Pwede na natin ilagay itong bracket. Brake pad sa harapan. Nice. Okay, tapos na yung harapan, likuran naman. Tapos itong dust seal, konting grasa. Ito yung rear piston natin na yan. Okay, tapos na yung mga caliper. Ngayon yung mga brake master naman. Ito muna ang rear brake master. Lalagay muna natin itong mga oil seal natin. Tapos, ito siya. Okay, yung maliit dito. Tapos, spring. Tapos, pasok lang natin siya dito sa brake master. Itong push rod natin, lalagyan natin ng konting grasa. At meron na akong bagong lock. Yun. Rubber boots. Yan, i-adjust na lang lahat natin yan kapag ilalagay na natin siya sa motor. Ayan, pati yung washer, inano ko yan ha. Naka nickel plate pa lahat. Parang bago lang oh. Tapos guys, itong fluid tank, hindi ko na pinalitan. Maayos pa naman, naninilaw lang. Well, nakatago naman 'to eh. Smooth itong harapan naman. Yung oil seal na may malaking butas, dito siya papunta. Maliit dito lang. So, lagay lang natin ng brake fluid. Yun.
Ayan guys, yan lang natin ng konting brake fluid. Yun. Ang hindi lang nalinis, itong parang glass na to. Tapos itong rubber. Okay guys, ngayon itong brake lever. Itong lever bolt. Pwede na natin siyang ibalik. Okay, tapos na ang front brake master natin at rear brake master. Ngayon nilagay naman natin yung clutch lever. Tapos itong replated na cable adjuster. Ayan, restored lang yan ha. Tapos yung switch dito, kaso wala na siyang laman. No? Try nating maghanap ng mga second hand. Tapos kukunin ko yung laman. Replated din yung malilit na bolt. Ganda. Babalik ko na rin yung switch ng brake master. Kaso wala akong tornilyo, hindi pa ako nakabili. Kaya ganyan lang muna. Ngayon guys, itong brake hose. So kapag nakalagay na yan, dun ko na lang sila ito torque. So guys, ito yung likuran natin. Itong harapan, mahaba siya, no? Kakalimutan yung dalawang plastic. Okay, guys, natapos na rin natin. Ayan. Bali, yung brake hose lang yung hindi kagandahan kasi hindi to bago, no? Mga nireuse lang natin yung luma. Kasi maayos pa naman. Mukhang luma lang talaga. Pero, itong mga caliper at brake master natin, okay ba? Maganda ba yung result ng plating natin? At yung paint. Bale mat lahat yung paint na nilagay ko dito. Ayun na guys, na-overhaul na natin yung front and rear brakes natin. So hanggang dito na lang tong video na to. Kita-kits sa susunod na episode.